Hello mga idol, so welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video ay magre-refer tayo ng itong PCY5 vending machine na dinala sa akin. So hindi ito yung vending machine, dito sa akin vending machine mga idol. So pagawa lang ito sa akin. And check natin kung anong problema. And check din natin yung loob ng vending machine na ito. Kung maganda ba yung pagkagawa, malinis. So tingnan natin yung quality. Okay? So ngayon, magawa natin dito ay binuksan natin siya. Okay. So yan. So mukhang stuck na stuck ito mga dali. So kami niyang dumi, tagi. Then yung wiring niya, check nyo naman, balabalag bag. So, hindi ma-okay yung wiring. So, magulo siya. So, ito yung coil slot. Then, no fan. Then, wala siyang fan grill. Wala din siyang fan grill. Dapat meron siyang fan grill mga ito. Para, at least, ma-format yung mga. So, ang problema namin itong PCY5 na ito ay, hindi daw siya nagko-connect, so connecting lang pala din. So gamitin natin siya ng UTP cable. Dito naman lang siya ng internet. So yan, then kabit natin yung antenna. So yung antenna niya ay readme na router. So yan ang nakalagay readme. So 5G supported na sa mga idol. So yan, 5G supported na. Okay. Power source. So, plug natin siya dito. Ayan, and then, yung Wi-Fi vendor yung machine na plug natin dito. So, ang ginawa ko dito mga, ang ginawa natin dito mga idol ay tinanggal lang natin yung SD card Signal pack lang natin ulit. And then, after nito, check natin kung magiging okay ba yung PCY5 vending machine na ito. So, ngayon ito, bigyan ko lang kayo ng idea. Kung sakasakali man na yung PCY5 vending machine nyo ay nag-co-connecting lang or nag-obtaining IP address. So, ang gawin nyo muna, bago nyo ipa-check or i-replash yung machine, check nyo muna, tanggalin nyo muna yung SD card and linisin nyo mga idol. Para kung sakasakali na malinis nyo, then ibalik ko siya doon sa board. Then pag nag-bleed siya, mga idol, so makikita nyo naman ito, mag-blink dapat ito. So yan, makikita nyo, mag-blink. So pag nag-blink siya, ibig sabihin, nag-boot up po yung machine ng maayos. So ngayon, pag hindi po siya nag-blink ng tatlong beses, ibig sabihin po ay sira. Then, ma-indicator naman yun mga idol sa, sa LAN port. So makikita nyo naman yan dyan. So yan, nagbibing siya ngayon, nagbubut up siya. Meron siyang orange and green na kulay. So check natin kung okay ba siya din yung ito, papakaramdaman nyo rin itong board niya kung nainit ba o hindi. Kasi once na nainit siya, yan po ay overheat. So kahit na anong gawin nyo na ma-replash siya kanya, paulit-ulit lang po siya magbubukas, then mamamatay. So magre-reboot lang siya ng reboot o kaya na mag-shutdown po siya ng kusa. Dahil nga po overheat siya. So yan ito mga idol, may tama itong board na to. Kasi ang nangyayari sa kanya, hindi siya nagtutuloy. So blink lang siya ng blink. So pakita ko sa inyo.
So makikita nyo dito, may orange and green color. So yan sa ilalim. So pansinin nyo, naka-steady lang siya, hindi siya nag-blink. Dapat mag-blink yung link niya, kulay green. So ito ang nangyari na naka-steady lang. Then ito, makikita nyo dito may LED. So ba, mamatayan. Biglang babatayan. Blink lang siya ng saglit. Then ito mamamatay. Mawawala dito yung ilaw niya. So ibig sabihin yan, pwedeng corrupted yung SD card na andito sa ano na to, na yung OS to ay corrupted. So check natin to mga idol. Try natin. Pag ganito na ang nangyayari, paulit-ulit na lang yung boot up ng machine. Iilaw, mamamatay, iilaw, mamamatay. So ang gawin nyo na po yan, yun, doon na po kayo magawa, mag-reflash ng software o yung OS. So yan, nakita nyo, blink lang siya ng blink, mamatay. So hindi po siya nagtutuloy mga idol. So ngayon, ang nagawin natin, i-re-refresh natin siya. So yun lang yung idea na may bibigay ko sa inyo about dito sa mga ganitong problema. So pag ganyan pa ulit lang, blink lang ng blink, then mamatay, mabubuhay naman ulit, tapos mag-steady lang. Hindi siya nag-blink yung kulay green niya dun sa lamp or ibig sabihin po replace. So sana makatulong sa inyo yung video to. Like, share, and subscribe mga lodi. Peace out!